Ito yung umapir siya as parang introduction to the world. Amazing Fantasy ano number 15. Oh, current value is $1 million. Ayun. Oh, wow. Ayun. $1 million. Totoo nga, no? So more or less mga 50 million. Julius Babaw Unplugged. Julius Babaw. Julius Babaw Unplugged. Julius Babaw Unplugged. Ang dami kong request na nakukuha sa YouTube channel ko asking kung pwede rin kitang ma-interview tungkol sa mga collection mo. So tinatanong ko sila, ano ba ang collection ni Andrew? Ano ba? Sneakers ba? Mga hoodies ba? Ano ba? Plaka ba? Kaya wala akong idea. Ano ba talaga? Ano klase mga bagay bang kinokollect mo? Kasi ang varied ako. Comics, cards, toys, and the likes. And minsan records. Minsan ano, kung ano yung medyo may energy to collect, dun po tayo. Ang JLA Avengers po ay 225 pesos lamang. Mm-hmm. So, imagine nyo, now, pag pumunta kayo sa eBay, makikita nyo, ang perfect 10 nito, ang perfect 10 ng JLA Avengers 1 to 4, ay naghahalagang $1,100. Ang isa. Wow. Samantalang, mga kaibigan, I have I have 15. Damn, son. Where'd you find this? So, ibig sabihin, 15 untouched, kapatid na Julius, untouched to. Hindi ko pare-pareho yan? Ito. Hindi. Pare-pareho? Iba, 1 to 4. Pero hindi ko hinipo ito. Meaning, tiniis ko. Tiniis ko na pagkakuha ko sa tindahan, binalot ko na to, tinago ko na sa warehouse, at hindi ko na, you know, then sooner I found out na yung perfect 10 pala ay naghahalagang $1,100. So, imagine mo, I have 15 easily na ang binili ko lang noong araw ay 225 pesos. Now, imagine mo, magkano to ngayon. Boom! Di ba? Wow. So, yun yung mga things like that, di ba? Things like that na hindi mo may ano. Then, unang-una, papakita ko sa inyo, mga kapatid, mga nanonood ngayon kay Julius, okay? Kung mapapansin nyo, simpleng-simple lang to, mga kaibigan. Ayan, ha? Simple-simple lang yan. It's Iron Man number 1. Iron Man number 1, di ba? So, pansinin nyo, hindi ba't may nakikita kayong number 1 sa upper corner? Oo. Meron. Ngayon, pansinin nyo to. Bakit wala? Yung kung sino yung gumawa ng comic book, yung nag-drawing, tsaka yung nag-pencil or nag-storytelling, nasa baba, wala sa itaas. Oo nga, sa gitna, no? Oo. Diba? Oo. Pansinin niyo, mga kaibigan. So, yun yung mga isa. Isa pa lang yun. And then again, another thing would pero be... Pero ano yan, ha, Andrew? Linawin ko lang. Legit yan. Yung kahit legit, of course, wala yes. Yung nakasulat na pangalan. Wala. So, like this. Parehong-pareho. May number one siya, di ba? Oo. May number one siya. Yes. Amazing Spider-Man number 1. Iyon, may pirma pa nga ni Dan Slott. Eh, you know, nagpapirma pa ako din ni Dan Slott. Eh. Pero, imagine mo to. Ba't wala yung number 1? Nawala na naman. Oh, di ba? So, things like that. Yun yung mga, ano, yun yung mga hard to collect, yung hard to get. Na kahit may pera ka, kung sino man, may pera tayo, o may pera sila, pero how will you get it? Sobrang hira. So you mean to say, may value yan yung wala nakalagay na number 1. Mataas ang value yan kesa doon sa may number 1. Kasi unang-una, it depends on the collector. Yung collector na makakakita niyan, sandali, yung Amazing Spider-Man ko may number 1, bakit sa'yo wala? Oo. So siyempre, papakita ko. Then meron na ngayong kasunod na, how much are you selling it? O, di ba? Name your price yun kaagad, di ba? Name your price yun kaagad. May market, ano? Naghahanap ng mga error version. Yeah, yung mga ganun. Then take a look. Julius, take a look. May nakikita ka ba? Wala. Para halos wala, di ba? Halos wala, di ba? Pero pag ilalapit ko sa'yo, may mababasa ka.
Yes, para may naka-impose, no? Yeah. Mga letters, Fantastic saka image. Four. Fantastic Four. Pero wala kang makikita. Oh. Wala kang makikita. Pag malayo, wala. Pag malayo, wala. Pero pag nilapit mo, may makikita kang bakas, di ba? Meron, just the meron. Same. Kung dyan, nabibighani ka na, eh how about kung ginawa ko pang pula? Oh, yan medyo kita na. Yung pula, yan medyo kita na. Yung image. sa malabong mata, mas makita na to. Di ba? Di ba? You know, things like that. And, of course, mga kaibigan, although hindi ko maiko-compare sa inyo, but there was a comic book na named Spider-Gwen nung lumabas yung babaeng Spider-Man, di ba? Pero ang ito, mga kaibigan, ang pinakamahirap, yung nasa baba. Yun ang error niya. Ito. Yan. Ano yan? Yung sa akin ay nasa corner. Ang lahat ng lumabas na Spider-Gwen nasa gitna. Uh-huh. Okay. Ito sa akin nasa ano. At error to. Ito ang tinatawag na error talaga. Mali. So, nung lumabas ito, nakikiusap na kung pwede, solin nyo yung comics, babayaran namin kayo ng more. Solin nyo lang. Kung parang rebate. Oo. So, kasi syempre gusto na nilang kunin para hindi palpak. Yeah, hindi na dumami ang may-ari ng magkakamali, di ba? And then, another thing would be, okay, ito yung isa sa mga pinagmamalaki ko, no? Remember, may mga comics po na alam ko marami nagko-collect ngayon ng comics na nagko-collect ng blank cover para kapag blank cover kasi, pwede mong drawingan, pwede mong sulatan ng pencil, mag-drawing ka, tsaka pwede mong kulayan. Lahat ng comics na lumabas na blank cover, white cover, ay matte, ibig sabihin, you know, may abilidad or ability na sulatan mo. Mga kaibigan, ito pong atin, yung Batman natin, ay glossy. Nakikita niyo yung shine? Ayan. Nakikita yung shine? Glossy yan, mga kaibigan. Tatanggalin ko para sabihin nyo, plastic kasi yung nagpapaglossy, di ba? Ayan, okay. Tatanggalin ko yung plastic cover. Sige. And then, tatanggalin ko mismo sa plastic para mawala yung pagka-glossy niya. Kumbaga, lalaban sa inyo ng walang plastic. Okay? Mm-hmm. So, tinanggal ko na, mga kaibigan. And yet, bakit may kintab pa rin? Makintab pa rin, no? Parang whiteboard, no? So, ibig sabihin ito, mga kaibigan, hinding-hindi mo siya masusulatan ng lapis. Hinding-hindi mo siya masusulatan ng ballpen or kahit anuman. Kasi nga, glossy. Glossy yan. Sa pentel pen na pang whiteboard. Pwede yan. Hindi ko pa natatry kasi ayokong itry. Sayang eh, no? Pero, kung pentel pen ng whiteboard, tapos may pupusta sa akin na para babayaran na to, hindi okay to try. Diba? Pero ito, mga kaibigan, is an error. So, ibig sabihin, yung original niyan, talagang matte na matte, madodrawingan matte yun, mo ng cover. Lahat ng lumabas sa buong mundo is matte. Lahat. Inamin ng DC na merong kaming nakawala na few pieces. May I say, ang sinabi ng DC at that time was around 60 to 70. Hindi sila sure. 60 to 70. Mga kaibigan, nasa akin po yung dalawa na conquer ko yung dalawa. Diba? Hindi ko alam kung ipinalik sa kanila yung 58 or binayback nila yung 58. I don't know. Pero ito, hindi na mababayback sa akin kasi this will be tantamount to name your price na already. May I ask lang kung mga more or less magkano yung ballpark figure na mga ganyan? Kung siguro may magbebenta, may magpapakawala nito. Pero ako, Julius, kapatid na Julius, nag-aabang din ako. Kasi gusto ko rin padamihin to eh. So nag-aabang ako kung may pagtitinda sa eBay ng ganito. Pero sa ngayon, hanggang ngayon, parang medyo matitin. Parang ayaw nilang umamin or ayaw nilang aminin na nasa kanila kasi baka ma-recall, di ba? So, yun yung
isa sa mga proud ako na na-hunting ko diyan, na-hunting ko sa along the years na ano. Paano mo nahahanap yan, Andrew? Hindi, hindi ako nakakilala ng kolektor na mga error na mga comics. Ngayon ko lang narinig yan, sa totoo lang ha. Paano mo siya nakikita? Yeah, well, masipag kasi ako mag-a-attend ng mga convention sa Canada, sa America, and at the same time, mga convention din sa Japan or maybe sa Hong Kong. So, nag-a-attend ako ng mga ganyan. Ano, and then, pag may mga ganyang convention kasi, siyempre, may mga boots-boots yan. Maraming boots, di ba? May mga boot. May boot 1 to boot 100. Nakikipagkwentuhan ako sa mga tindero or sa mga gano'n. Tapos, kapag may na-usyosohan akong chismis na ganto-ganto-ganyan, pinupuntahan ko yun. Pinupuntahan ko yun. And pagpunta ko, correct to that effect, eh, nagtatama naman, nagtatali mga kwento nila. Then, that's the time, bilang Donggalo boy, bilang, you know, Filipino na, alam mo na, magaling maghagel ng mga bagay na kailangan mo, kung ano, whatever. Eh, sa pananalita, naku-convince ko yung iba na, benta mo na yan, pag ano, benta mo na sa akin yan, pag ano, kasi nag-collect ako ng ganito, ganyan-ganyan. So, naku-convince ko yung mga ganon. Marami akong gusto ipakita sa'yo, but, you know, syempre, maybe the time, element, constraint, pero don't worry, along the way, maiaano ko to, naiaano ko sa'yo. Pero talagang conscious ka na magko-collect ka talaga nung sinimulan mo ito. Ang talagang plano mo is to collect mga error na mga comics, yung mga mali. Bukod sa mali, yung mga rare, yung tipong yung medyo you will be in a country to get it. Uh-oh. Hindi pwede. Kasi minsan, kadalasan sa minsan at minsan sa madalas, yung mga rare, hindi naman pinapakita yun, hindi pinagyayabang yun ng mga collector din eh. Gusto nila, kinikim-kim lang nila sa sarili nila, di ba? So, sa atin, wala tayong chance na makita. Kasi hindi nila pinapakita, hindi nila sinoshow off. Nagkakatalo lang kapag yung mga collector na yon ay nami-meet mo. Uh-oh. Then, ipapakita at ipagyayabang sa iyo. Uh-huh. Then, ang tendency ng isang Andrew eh, kapag yung mga collector na gano'n at meron kang multiple copies, kunyari, pinakita mo sa akin, hindi lang isa, na ipakita mo sa akin, mga 3, 4, 5, or 8, 10, nililigawan na kita na ngayon na baka pwede mong pakawalan yung 3, pwede mong pakawalan yung 4, para naman na meron dito sa Pilipinas, kasi sa Pilipinas, third world country kami, medyo mahirap kami. So baka, magre-rejoice ang tao pag may mga ganyang klaseng collections in our country, di ba? Diba? Mga ganun klase. And then, yung mga, remember nung, let's jump the board, no? For example, kunyari, remember, sa Batman, yung unang 608, si Jim Lee ay nag-drawing sa Batman, lumabas yung 608, Batman 608. So siyang, doon nakilala lalo si Jim Lee at sa pag-drawing niya ng Batman. But when other people collected 608, iba ang pinuntirya ko, ano, Julius. Ang pinuntirya ko, magkasamang 608 at saka 609. Mm-hmm. Paano yun? Ayan, nakalagay yun. Okay. Collecting issues 608 and 609. Ibig sabihin, dalawang comics ang nasa isang comics. Oo. Ano yan? Error din yan? Hindi error, pero mahirap kunin. Kasi ang, hindi mo remember, ang comic book is edition 608, 609, every month, di ba? So, para malaman ko na, meron pala 608, 609 magkasama sa isang comic book, huntingin ko nga. So, hinunting ko. So, nagkaroon tayo ngayon ng 608, 609. Ayan. So, iba ang drawing niya kaysa sa 608 at iba ang drawing niya kaysa sa 609. Pero yung 609 at 608 magkasama, ito ang drawing niya. Wow! Kakaiba! Now, Julius, another thing para to cap it off. How about a 1969 na Wallywood na ito, ang tawag dito is
what do you call this, a warehouse find. Ibig sabihin ng warehouse find, hindi naging popular kasi hindi to Marvel, hindi to DC, hindi to ano, independent, di ba? Nakalagay nga, yun, amazing adult adventure. Ibig sabihin nun, parang hindi pambata kasi di ba? Ano, tapos ang pangalan niya is Heroes Incorporated. So, kumbaga, it's a one-shot deal. And it was drawn by Wallywood 1969. Imaginein mo kung warehouse find ito now. Imaginein mo kung warehouse find. I have 16. Oh my. Nasa akin ng 16, 16. Wow. Grabe. 16 yan, mga kaibigan. Na kung magandang ito, copy. Hindi yan yung good quality. Amag-amag, ha? Hindi. Tama ba yung narinig ko sa'yo? 1969 yan, pinablish? Yan, nakala. Ayan, o. Ayan, o. How about the camera? Yun. Yeah, hold on, hold on. Ayun, yun. Ayan, o. 1969. Ayun, 1969. Kapapanganak ko pa lang yan. So imagine mo. Bibigyan kita isa, okay? Bibigyan kita isa. Talaga? Wow, thank you. Para at least gift ko nung pinanganak ka. thank you. Ano po tayo? So 15 na lang kasi yung isa na kay Julius. Yes. And when everyone is collecting Action Comics 1, mga kaibigan, okay, medyo mahirap-hirap din mag-collect nito, but easy kasi lumabas siya sa ano, biglang lumabas yung reprint sa Comic Loot, okay? Ang medyo mahirap diyan ito. Yan. Okay. Yan yung pinaka edition, first day issue. Hindi dito first day issue ng 1930 ha, but it's a first day issue of the Cleveland ano, Postal Service. So yung Cleveland Postal Service binigyan ng pagkakataon at kontrata ng DC na ilabas ang Action Comics number 1. Mhm. Pero parang reprint, no? Reprint. Ayun oh, gumawa sila ng sarili. Oo. Ng sariling cover. Yeah, ganda. Gumawa sila ng sariling cover. Kailan 'yan ni-release? This was released although hindi ko na mabasa, but 1990-something. Medyo mali kasi malabo na rin mata ko. So, 1990-something. Yeah, so, but then again, the point is, it was released only in Cleveland. Mm-mm. Kasi Cleveland Postal Service ang naglabas. Uh-oh. 1998. So, imagine mo, kung hindi ka taga-Cleveland, hindi ka makakakuha nun. Saka diba? Ano siya, commemorative siya. Yeah, commemorative. Ayun, September 10 of 1998, Cleveland, Ohio. Ayun, ayun pala, ayun pala. Ayun, ayun. So, hindi siya numbered, ha? Hindi naman siya numbered kung ilang na copies yung biyawa nila. Hindi, numbered siya in the sense na yung kung sino lang yung customer ng Cleveland Postal Service, US Postal Service. Mm. Kung sino yung mga original na ano na parang customer ba yung parang yung nagpapadala yun doon inano yung commemorate yun iba ganyan so how about last piece how about the Phantom di ba the Phantom classic yan medyo mahirap Jaryo pa yan dati di ba Jaryo di ba mahirap yan kasi Australia yan eh sa Australia lang yan. Di ba? So, yun yung mga things like that na minsan pupunta ako ng ano, Australia, nakikipagkwentuhan ako sa mga what do you call this, mga collector. Among all your collections, mga comics, alin dyan yung pinakamataas ang value? The first appearance of ano? Of ano tawag ito? It's the first appearance of ano tawag ito? Of Spider-Man. Hindi siya yung totoo. Yung totoong unang appearance. Uh-oh. Ang totoong unang appearance is ano yung as a comic book na ito yung umapir siya as parang introduction to the world. Oh, yan yung sir. Introduction to the world. Oh, yan na yan yung Amazing Fantasy ano number 15. Oo. But then again, ang mahalaga rito, mga kaibigan, is ano when you have this, pero yung value nito is kapag pinagrade mo. Kapag pinagrade mo.
Oo. Pero pag ito, hindi siya graded, magkano yan? Pag hindi graded, it's just a piece of paper. Nobody will buy it from you. Maybe somebody will buy it from you. Bro. Magkano, Andrew? Baka pwede mong bigay sa akin ng ganto, 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 whatever, whatever. Diba? Pero hindi pa to grade, mga kaibigan. This is not graded. This is not graded. But, oo nga, hindi nga graded, pero it is a sharp. Look at the ano. Yeah. So, the next question is, why don't you have it graded? Yeah, so syempre, when the grading comes, it has to be ano, walk-in. Kasi mahirap na kasi marami sindikato. Ay nga pala, mahirap ipadala yan by mail, no? Hindi baka pwede. Mawala. Monday you lose, di ba? Oh, di ba? My, oh. So dapat ano, walk-in. And walk-in represent mahal. Mahal pag walk-in. Kasi syempre, special VIP, di ba? And then nowadays Julius, kapatid na Julius, kasi nung araw pag pinagrade mo ang isang comics, kung magkano lang ang labanan ng comics, yung labanan, yung magkano lang yung paggrade, yun. Nowadays hindi na eh. Kung magkano ang value ng comics mo, ganun din ang value ng babayaran mo. Okay. 2002 nung nauso yung grading. So nung nauso yung grading, syempre ang serbisyo nila is okay, pag-grade ka $20, $25, kahit anong comic noong araw. Ngayon kasi nagpa-grade na pati yung mga mamahaling comics. Yung mamahalin. So syempre, magkakaroon na ng rating. May rate na. O eh, pag pinag-grade mo ngayon yan, magkano rate niyan? Eh di, yun din ang i-shell out ko para na-get mo, nakapakahirap. Gagastos ka rin, no? Hindi, wala namang bibili sa inyo yan eh. Okay, ayan. Closer look, guys. Ayan, nakikita natin. Amazing Fantasy. So, never pang nagkaroon ng Amazing Spider-Man na comics. Meron naman. Bago lumabas yan. Ah, wala pa. Yan ang unang-una. Ito, yung dito siya umapir. Oo. Diyan siya dito unang siya cameo. Yeah. Oh, okay. Current value. Current value is $1 million. Ayan. Oh, wow. Yun. $1 million. Totoo nga, no? So, more or less, mga 50 million. 50. Yeah. So, mali mo ako, di ba? Pwede naman ako magkamali. So, at least, you know, napakita ko yung tamang, ano, yung tamang reasoning nung comic. Pwede naman ako magkamali, pwede naman ako i-correct ng problem. Dahil unang-una, hindi naman ako masyadong avid na avid sa ganyan, di ba? Yung like, en punto, di ba? Pero yung mga nagkakamali ako mga ano, it's just a round figure na para usapan lang natin, you know? So, wala naman ako, di ba? Oo, diba? Ayan. How do you preserve your comics? Ano? Napaka-unit ng Pilipinas. Black, hindi, pag mga ganung comics tsaka cards, black cloth, nakabalot sa bag na black para hindi siya nasisinaga ng ilaw palagi, you know, para napipreserve mo yung kulay, you know, and then yung dust and moist, nakahiwalay siya, hindi yung tipong, di ba, yung nagsasama yung init, lamig, tsaka humidity. Para kasi pag nagsama 'yon, it creates crunchiness on the paper. Na well, isa-isa lang naman 'yan sa mga natutunan ko din sa mga collector. Hindi naman ako ang nag-ano noon. Mga natutunan hindi naman ko kailangan na naka-aircon 24 hours. Hindi. As long as ano, kumbaga may right ventilation lang na tamang ventilation na tipong alam mo na yung ventilation na parang isang warehouse na hindi man warehouse but bodega na may ventilation is more than enough kasi kumbaga rutinary na yung ikot ng hangin na pwedeng pag malamig, pwede rin pang mainit, pwede rin pang may bagyo, pwede rin pang malamig na ano or mainit na mainit. Basta naka-rutinary lang except yung hindi mo siya ibibilad sa ilaw kasi yun yung nagpapa-fade ng kulay, yung ilaw. Saka so, yung araw, diba, no? Yung sinag na araw. Maraming collector, nakababad lang sa stante yung mga comics nila, card. For me, injustice yun para sa ano sa collection mo. Kung gusto mong tumagal ang collection, katulad ng ano, nung Kobe cards ko, di ba? 1996, untouched yun.
untouched and hindi po at hindi pinapailawan, hindi ko ano, nakaano yun sa black cloth and nandito, waiting to be shown to you. Ikwento mo lang sa amin, paano ka nagsimula into comic collecting? Sino nag-introduce sa'yo? Sa toys, ahead ako, mga 1995, nag-start na ako mag-collect, ahead. Comics, late. I started collecting 2002. Bakit at anong pagkakataon meron nung 2002 kaya nag-collect ako? Bit-bit ko sa stroller yung anak ko, si 4D. And then sa Mega Mall, nagpunta kami, bit-bit ko sa stroller, may parang nag-aaway. Mga kabataan, at that time kabataan for me, mga teenager ganyan, parang nagsisigawan, nagmumurahan ganun. So syempre ako, galoboy ako. So zero rin ako. So punta ako doon kahit may bawa ko kumbin. Tinanong ko kung bakit nag-aaway. Tinanong ko yung sales lady, "Ale, ay, ate, ba't nag-aaway yung mga ano nasa labas?" Eh kasi ho, nag-aaway sila sa ano reservation ng Batman 608. So sabi ko, ano yung Batman 608? Eh pinakita sa akin picture. Yung kanina, yung 608, 609, yung first Jim Lee ni Batman. Nag-aaway sila sa reservation dahil kakaunti yung comic pero marami nagpa-reserve. So nag-aaway-aaway. So from there, yung enthusiasm ko biglang lumabas. And by that, 2 days after that, concert ko sa Canada. Me and my family would have to go to Canada. And then, syempre, concert. And then, sabi ng producer ko, "Drew, alam mo ba na this coming weekend, pagkatapos ng concert mo, may comic convention dito sa Toronto?" I go, "Talaga? O sige, makapunta, puntahan ko." So, that's the time. That's the time. Yung Spider-Man na yan, doon ko nakuha yan. I mean, Spider-Man number one, doon ko nakuha yun. Tapos, yung mga things like that. Pakita mo yung kay 4D na picture na hawak niya yung ano. And I have a picture na nung bata pa si 4D, nung 2 years old, bago ko binili yung comic book na Amazing Spider-Man 1, hawak ko muna sa kanya, pinicturean ko siya. So, andyan. Magkano mo nabili yan noon? Ano, hindi siya binebenta sa stante. Binebenta siya ng isang American soldier na kailangan ng pera. So, ang tawag doon is sacrifice sale. Yung tipong hindi na niya iniisip ang amount. Ang iniisip lang niya mabenta nung araw na 'yon. Ayan. Hawak ni 4D. Wow, historical, ano? Ilang taon na si 4D ngayon? Yan yung one. Yan yung one. Pero, syempre, natatanda mo nung ano, nung nag-usap tayo one time, baka hindi lahat mahalungkat ko kasi lahat naka-separate sa mga boxes, sa mga ganun. May bigat kasi. So, hindi lahat, no? So, yan. Hawak niya nung bago ko binili. Pinahawak ko muna. Ilang taon na siya ngayon? Ha? Ilang taon na yan ngayon? Yung anak mo. So maybe 2004. So ilang taon kaya siya nito? 2002 eh. So he was around maybe 6 months old. Or 2 months old. 3 months old, yeah. 3 months old. 3 months old. So 2002. So what? 19 years. 19 years ago. Natatago yung comic na yan tsaka yung comic na yun, yung Amazing. So again, magkano mo nakuha kay Soldier yung comics? Nagpakilala siya, sabi ko, pinilit ko siya pagpakilala siya sa akin. So sabi niya isa na American Soldier na nakasagasa pala siya. Needs money for a corny. He needs money for a corny. So sabi ko, may I have more stories from you? Well, I need money because I'm now resigned in the services in the army. So ako na bilang awa, sabi ko, I don't know, but my money is my pittiness for you. It's not pittiness for your comic book.
it's for you. So would you take my money and then exchange it just like you exchange money with a hamburger for me? Sabi niya, it's yours. Wala siyang sabing, let's talk, walang ganon. Oh, wala na, tinanggap. It's yours. Tapos, ginanong ko yung duffel bag ko sa kanya. I forgot that my passport is in there. So, please. So, and I do remember, kapatid na Julius, what I had in my body bag was $1,400 at that time. Ang layo ng price, ano? $1,400. Wow! What a blessing. $1,400. What a blessing for you. Oh, so, yun yung mga ganong klase. And marami pa ako hindi papakita sa'yo, but meron pa yung sa Bulacan naman, yung madre na nangangailangan magpakain ng kumbento. Binenta sa akin yung mga Fantastic Four na 200 pirasong Fantastic Four. Huh? Madre? Nangongolek ka ng comics? Nee, hindi siya na nangongolek ng comics. Yung kinasasakupan niya, may nagbebenta. May collection. So bilang awa sa madre, ibinigay sa madre, baka pwede niyong ibenta yan para yung mapagbebenta niya, yun na lang yung donation ko sa inyo. Sabi ganun nung may-ari. Nagkataon, yung mga bata ng mga madre, mga bata sa kumbento, nilapitan ako. Nilapitan ako sa highway. Highway. So, sabi, Sir Andrew E., hindi po namin alam kung gugustuhin niyo po ito. Meron po kami mga comics dito. Hindi nga nila alam kung ano tawag dun eh. Oo. May mga comics po kami dito, mga lumang comics. Eh, baka pwede po pagkain lang po sa convention namin, sa kumbento namin. Sabi ko, magkano ba ang pwedeng ipanghatang sa konbento? Nangangailangan po kami ng pantawid ng isang buwan. So, kung meron po kayong 10,000, baka pwede pong tulungan niyo po kami. Sabi ko, hindi ko na iniisip. Hindi ko na tinignan. Sinabi ko ano yung mga comics na. Hindi na. Sabi ko, hindi. Tama-tama, meron akong 10,000 dito sa wallet ko. O, hindi, ihabot mo na to sa madre, kay sister. Pakihabot na lang. So, sumenyas yung sister na sa jeep. Sumenyas. Salamat po. Tapos, umuwi na sila. Iniwan yung maybe 5 box ng comics sa akin. So, hindi ko na rin tinignan. Sinasabi ko sa kay ko, iuwi na natin yan. Ilagay mo sa likod ng sasakyan. So, ako naman, inuwi ko. Hindi ko naman tinignan. Nagmamalay ako ng galing ko shooting eh. Pag uwi ko sa bahay, lo and behold, kapatid na Julius, puro mga lumang Fantastic Four. Oh, wow. Mahal na yan. 200 piraso. Although, hindi ko na mapakita. But next time, pag mapakita ko sa'yo. 200 piraso, puro mga lumang Fantastic Four. Grabe. So, imagine mo yun kung, di ba, kunyari, ilagay mo na lang na, maybe, what, tig pa $500 ang isa? Maybe. Oo. Wait, 200 yun. Subscribe to this channel, like our videos, and post your comments below. And always hit the notification bell.